kasalan sa mo'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, yung mga papasok pa lang, wag po tayo magmamadali at naririnig naman po ako sa labas. Gayun din sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa unang linggo ng Kwaresma, paalala sa atin na ating pong Jesus Nazareno sa kanyang pagdaan at paglampas sa mga tukso ng demonyo, na bagamat may mga mabubuting bagay, ay ang tanging punto ng ating mga buhay ay ang pakikipagkaisa sa ating Panginoon. At huwag sana tayong malihis, huwag sana tayong manatili sa mga bagay na bagamat may kabutihan, ay hindi na nakakabuti kung wala sa tamang panahon, wala sa tamang paggamit, wala sa tamang pagkakataon. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno ng nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito,
o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahan loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo nga ang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtaan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na di hamak
kaysa ibinungan ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y nagmagahari sa buhay. Kailaki ang kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paano nagbunga ang kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ang nagdulot ng kapatawaran sa buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayun din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran."
At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay unang araw o unang linggo ng Kwaresma. No? At araw pa rin ito, nananatiling araw ng pagpapasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan, araw ng pagdedebosyon, at sa iba ay araw pamamahinga. Araw na nakalaan sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At para sa unang linggo po ng Kwaresma, atin pong pagnilayan, patungo ba talaga ang buhay natin sa Diyos? No? Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong tanungin, no? Pakitaas po yung mga kamay. Sino pa po rito yung galing sa labas ng Metro Manila? No, yung nagbiyahe pa para makarating dito. Pakitaas ang kamay. Okay, so may mangilan-ngilan, no? Iniisip ko marami sa atin, majority, galing pong Maynila, galing sa mga karatig na lungsod ng Metro Manila, no? At kaya ko tinanong kasi alam ko na marami po sa atin ay pinaghahandaan ang pagpunta sa simbahan ng Quiapo, no? Ibig sabihin, yung biyahe, kailangang magising ng umaga, kailangan na nakaalis na bago magdagsaan ng mga sasakyan at baka ma-traffic. Na dapat nandito sa oras at pagkatapos magsimba, pagkatapos magdebosyon, no, siguro kahit papano, lilibot ng kaunti, araw naman ang Linggo, pero sa huli ay uuwi rin. No? Mahalaga yun. At magandang pag-isipan na hindi ba't ang buhay ay parang pagpunta sa dapat puntahan at pag-uwi. No? May mga bagay na kailangang paghandaan. May mga daan na malubak. May mga karanasan ng traffic. May mga bagay na kailangang tigilan. No? Gasolinahan, kainan, lakwatsyahan, pero sa huli, kailangan pa rin bumalik. Kailangan pa rin pumunta dun sa dapat puntahan, kailangan pa rin umuwi. No? Magandang imahin po ng ating mga buhay. At siguro tayo na lang, iwan na lang natin sa sarili natin, saan ba tayo papunta? No? Ano ba yung gusto nating maabot? At bilang mga Kristiyano, alam din natin kung saan tayo pabalik. Sa Diyos. Pero alam nating may mga mabubuting bagay din na kailangan nating paghandaan. May mga mabubuting bagay din na kailangan nating tigilan. No? Stop over. No? Hindi tigilan na iwaksi. No? Pero yung magpahinga muna sandali, magpagas sandali, kumain sandali, tapos bumalik na sa ating patutunguhan. No? Hindi pwedeng magstay ka lang doon sa gasolinahan. Wala kang mararating. Hindi pwedeng sa kainan lang. No? Busog ka nga, pero alam mong may dapat kang puntahan. Hindi pwedeng laging sa lakwatsyahan dahil hindi ka na makakauwi. No? Kung tutuusin po, mga kapatid, ito ay magandang imahen ng buhay para unawain yung mga tukso sa ating Poong Jesus Nazareno sa mabuting balita ngayon. No? Tinukso siya ng pagkain sa panahong siya'y gutom na gutom. Nagamitin ang kapangyarihan niya para sa kanyang sarili. Tinukso siya ng kasikatan, ng pagkilala, nang hindi pa nga siya nagsisimulang mangaral. Tinukso siya ng kapangyarihan sa lahat.
At ang kapalit ay ang pagkilala sa Diablo bilang Panginoon. No? Pero kung tutuusin po, mga bagay na ito, mga mabubuti. No? Sino ba namang pagkakaitan ng pagkain pag gutom? Hindi ba't kapag tayo'y sumikat, nakilala, maraming tao ang dadagsa, maraming tao ang makikinig sa atin? Hindi ba't pag may kapangyarihan tayo, may mga nagagawa tayong mga pinapangarap? No? Kaya nga maraming naghahabol, maraming nag-aagawan, maraming nagsisiraan para lang makapwesto. No? Sa kahit anumang organisasyon. Kasi ibig sabihin nun, kaya nang patakbuhin yung organisasyon ng ayon sa aking nakikitang pangangailangan. Pero, at ito yung malaking pero, pag nanatili tayo dun, pag yun na lang ang naging pinagtuunan natin, pag nalimutan na natin na dapat tayo ay patungo sa Diyos, patungo sa Kanyang mga pangarap para sa atin, doon na nagkakaroon ng tinatawag nating kasalanan. At magandang tignan po yun. Kasi yung salitang kasalanan, ibig sabihin, sumasala ka, may mintis. No, sabi nga, sala eh. No, sa Tagalog, hindi lang yung sinasala, pero meron kang dapat puntahan, pero hindi mo pinupuntahan. Meron kang dapat na pinagtutuunan ng pansin, pero nanatili ka dun sa mga bagay na nakakaakit. Na kasi mabuti. Pero alam naman natin na kapag ang isang bagay ay mabuti para sa atin, pero kapag sobra-sobra na, kapag mali na ang gamit natin, pag sa atin na lang yun, pag umaabot na sa puntong naninira na tayo para lang panghawakan yun, kasalanan na. No? Hindi naman po kasi manunuksan demonyo nang alam natin bagay masama eh. Yung totoong pagpapasya ay iyong pagpapasya sa mga mabubuting bagay at para saan natin ito gagamitin. Kung makatutulong sa biyahe, bakit hindi? Kung makatutulong patungo sa Diyos, bakit hindi? Pero kapag nalilimutan na natin ng Diyos dahil pinanghahawakan natin ang kayamanan, ang kapangyarihan, kahit yung ating mga sariling pangarap ipinipilit natin, doon na tayo nagkakasala. At ang paalala ng ating Panginoon, no? Siguro kasi kaya natin kinakapitan yung mga yun kasi natatakot tayo sa kung ano man ang mangyayari sa hinaharap. No? Takot mawala ng pera, takot makilala, ano yung mawala, malimutan, takot maging wala. Pero anong paalala ng ating pong Hesus Nazareno? Nasa Diyos ang ating kabutihan. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang sapat ay ibinibigay. Ang kakayahang ipaglaban, ang dapat at tama ay binibigay. Kaya't sa huli-huli, mabuti man ang mga bagay na ito, pero kung higit pa ang hinihingi ng Diyos sa atin, kailangang pakawalan. Kung may patutunguhan, kailangang umalis sa stopover. Kailangang umuwi. Kailangang magbalik loob. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sa ating paglalakbay sa buhay ay makilala natin ang mga mabubuting bagay. Subalit, mga mabuti ito bilang tulong sa atin para makalapit sa Diyos. Maging pagkakataon sana ang Kwaresma para umuwi, pabalik sa Kanya.
At sa pagsimula ng linggong ito, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano yung mga mabubuting bagay na hindi natin namamalayan, hindi na pala nakabubuti sa atin? At kailangang baguhin yung ating pamumuhay, baguhin yung ating pamamaraan, nang sa gayon ay makabalik muli sa Diyos. Mahal na po ang Jesus Nazareno, tulungan mo po kami sa pagbabagong buhay, maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos at hinahangad niyang magbalik sa Kanya, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatwid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ating itugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan, kami dumadalang. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan, kami dumadalang. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga social worker at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubugin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming matapat, panatilihin mo kami sa iyong salita, upang tulad niya, kami rin maging tinapay ng buhay sa aming samasamang paglalakbay pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. See you.
sukat ang galak ko, pagkat aking hinihingi. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon, ng pagsisimula ng banal na panahon, ng 40 na paghahanda, para sa Pasko ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ang kanyang 40 ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ng pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami. Sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna, hosanna sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Conchita, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic, mga batang kulang sa pagkain, biktima ng bagyong Paeng at iba pang kalamidad noong 2022. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula D.D. na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection sa darating na February 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.